Ako po'y magsasalita ng Tagalog para maintindihan ko ng mga taga-sulog, taga-Rivito, taga-Lana, saka yung mga nakikinig natin, taga-pakinig natin dyan sa labas, na nakikinig sa DXNY. Una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pinakamakapangyarihan sa lahat na tayo ay nagtipon-tipon dito para sa grand competition on Quran memorization. At ako'y naatasang magbigay ng maikling salaysay kung paano nagsimula at nagkaroon ng pag-aaral sa pagsasaulo ng Quran dito sa lugar sa munisipyo ng Sultan Kudarat Magindad. Noong 1997, ang International Organization ng Holy Quran Memorization ng Kingdom of Saudi Arabia ay nagbukas ng isang center dito sa Sinwai, bayan ng Sultan Kudarat. At ito ngayon ang Dubai Bin Kaab Center for Quran Memorization Interpreting. Si Sheikh Muhammad Sabri, isang Arab national, ang unang-unang mudir o director o principal ng center na ito. Mga isang lahat estudyante ang unang nakatapos at nag-graduate dito. Bilang unang mudir ng center, siya ang nagpatayo ng mga busan at iba-iba pang infrastruktura nito. Sa kasabihan pa, noong 2000, siya ay napagkamalan na gumagawa ng labas sa batas ng gobyerno. Kaya siya ay hinuli, dinala sa Manila at dinala sa Kampar. Pagkaalam ko sa kanyang nangyari, bilang alkalde ng bayan ng Sultan Kudarat at may puso Muslim or Islam, at ang alam ko naman si Sheikh Muhammad Sabri ay malinis ang puso at siya isang mabuting tao, mga Diyos. Inatasan ko ang aking mga magawa sa bayan ng Sultan Kudarat na alamin kung ano ang tunay na nangyari. At sila ay pumunta sa area ng Ubay Hinta. Humingi sa akin ng tulong si Muhammad Sabri at umaagaw ko ang nangyang paghingi ng tulong dahil siya hindi nagkataroon ng isukman at hindi mapanata ang kalooban sa nangyari. Ako'y pumunta sa Manila upang mausapin ang mga kalaulan at upang mag-witness na si Muhammad Sabri ay isang religyosong tao, mabait at mga Diyos na tao. At sa isang alim na nangagaling sa Saudi Arabia. At sa awa ng Diyos, siya po'y nakalabas. Ang opisina nila sa Jeddah ay nagpadala ng kapatid niya, si Ustaz Abdu Ismail, isang Egyptian. Sa takot niya na baka mangyari ito sa kanya ang naranasan ni Muhammad Sabri, si Sheikh Muhammad si Abdu Ismail ay laging nakikipag-ugnayan sa aming tanggapan. Halos every week, pumupunta siya sa opisina ko para mapima ko kung ano ang nangyayari sa buhay ni Ita. Kahit alam niyang gumagawa siya ng mabuti sa pagtuturo
siya mapadakay. Kaya humingi siya ng assignment sa ibang bansa. Si Dr. Ibrahim Abdul Karim, isang Pilipino, ang humalit sa kanya. Sa mga panahon ngayon, may mga haka-haka na humingi siya na malaman ng mataas nila sa Saudi Arabia na pasas sila na dapat ilipat itong Ubaidin Cup sa ibang lugar. Gumawa ka ng pang para lamang hindi mawala sa amin ang Ubaidin Cup at hindi maiipat sa ibang lugar sa Pilipinas. At dahil sa takot ko, kaya nga na ito'y itatanong sa amin sa ibang numbers, sa ibang sa kabilang buhay, sinigaw ko na mapatuloy ang Ubaidin Cup. Dahil obligasyon ng isang Muslim na ipagtanggol ang papan. Kaya hiniling ko sa ating mga sponsor na umindig sa Sultan Mudra ang Ubay Bilka at sa gayon magkaroon tayo ng mga ranking ng mga lupas. Kaya na ipagpatuloy ang Ubay Bilka. Ngunit ngayon nakikita natin na ang Ubaidin Cup ay lumalaki. Ipinagpuloy natin ito at hiniling ko sa sponsor ng World Quran Reading Organization na si Mudir Ibrahim Matagapo ang magiging mudir ng Ubaidin Cup. At dinarating ko na sa lahat ng aming kakayahan, susuportahan natin itong Ubaidin Cup. Sa awa ng Allah, lumalaki ngayon at umunggan ang Ubaidin Cup. Siya ay anak ng isang memorization secretary ang adjudicary na nandito sa barangay sa Dara. At iba dyan, nagkakaroon din ng coordination ang Pagintalaw Tipo Dawa, isa pong hindi lang natin opisina na nagdadawa po sa mga kapatid natin na hindi mga Muslim at ito po ay inukumpos ng mga balista na mga magaling na po sa Islam at sila po ay nagdadawa. Ito po yung Mindanao People Dawa. Nagmula po ni Ari. Ito po yung Ede. At pinanatin po ito ng Ubaidin Cup. Pinag-isipan po natin ang magkaroon ng Dawa Center para po marinate natin dito yung pagtuturo ng Quran. Because the purpose there is to spread to people what is the meaning of the Holy Quran. At alam natin na ang taong mga Diyos at ang taong nakakaintindi sa binig ng Quran ay maging matagumpay sa pagpapaulat ng katahimikan dito sa ating lugar. Because when people are spiritually guided, alam ko, kaya dito ako ngayon nag-concentrate
kabataan mo ay nilalagay sa puso ng isang tao. Ito ang pinaka number one na solution sa pagkaroon natin ng isang matahimik na lugar. Kasi kapag ang tao ay mga Diyos, hindi po gagawa ng masama. Kung kanya ay magiging to the leaders, pag-iterang sa mga leader talong, siya sa Magindanao, patawag na siya sa Aang, sa tabangan ng Iglesia na Tuhan niya, mapapaya, upama ng mga volunteer ng talong, na kapapay mga proseso, kagawal sa kumaitin ka, kumulikasyon sa kita ng mga leader ng mga Muslim, ikapayapat ka ng Quran, kanata communication, ipalon, ikagamitan ang ginawa ka rin siya sa dunya. Kanili sa nili, napapakit na challenge ko niya kapitin, napaka pagkakilag ka rin niya makakaragan, obligasyon, ha? Nagkaroon ko yung obligasyon, untay ang Muslim leader, ikapayapatin, kano, dalang Quran, kung gusto ka din sa Rasul, nabi ka kakikor tanong sa mga ulama niya, nabi ka kakikor tanong sa mga pansa niya, kano, mga kumpirin, pero kailitse niya sa titan sa mga gay, hindi sa titan na mawala ka sa mga pero ng Quran. In suma inna kung daada dali ng maitong, suma inna kung daw ng tiyama ito ato. Hindi sa titan, pati ka, hindi sa titan, mahingan ka.